September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Another recipe na naman ang ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng adobong atay balunan. Yan. Una muna painitan ninyo yung kawali at ilagay ang luya at saka ng bawang. Yan, igigisa nyo lang yan bago nyo ilalagay yung karne. Mga palalabs, yung karne nga pala ng atay balunan, dapat linisin ninyong maigi. Make sure na malinis yung karne ng atay balunan. Ayan, sibuyas. Ayan, igisa nyo lang yung maigi yung mga sangkap. Dahil mas maganda yung nagigisa talaga yung karne. Next naman natin, yung karne ng atay balunan ng manok. Ayan, nilinisin nyo maigi yan ha, mga palalabs ha. Ayan, igisa nyo lang ng igisa hanggang sa makover na nung sangkap yung ating karne na atay balunan. Next nyo yung laurel, sili, ang oyster sauce, haluin nyo lang. Yan. Alam nyo mga palalabs, ang karne, habang ginigisa nyo yan, habang tumatagal sa paggisa, lalong sumasarap yung karne. Hindi dapat tayo nagmamadali kapag nagluluto tayo, lalong-lalo na pagdating sa ulam. Next naman yung ating paminta. Ayan, haluin ninyo. Ayan. At pagkatapos naman yan, i-next natin yung ketchup. Ayan. Para lalong mas malasa yung ating atay balunan. Yung iba hindi na naglalagay ng ketchup eh. Pero ako naglalagay ako lalo na sa mga adobo. Ang ketchup. Additional din yun sa pampalasa. Ayan, magic sarap. Ayan na mga palalabs. Depende sa inyo kung anong gamit ninyong seasoning or pampalasa. Ako kasi ang gamit ko, magic sarap. Ayan, haluin nyo lang yan mga palalabs. At ang next naman na ilalagay natin, ang suka. Ang suka mga palalabs, laging sa huli yan ha. Kasi kapag sa una nyo ilalagay ang suka, titigas yung karne. Ayan, toyo. Lagyan natin ng toyo. Ayan. Hintayin na lang yan matuyo yung sabaw niya. Pwede na yan. I-serve. Ayan. Antayin nyo lang yan. Matutuyo yan. At pagka kapit na kapit na yung lasa ng toyo at saka suka, pwede na siyang hanguin. Ayan, medyo luto na siya. Ayan na. Ready to serve na siya, mga palalabs. Ayan, thank you for watching.